Good day mga kalapatids. Welcome back to our channel Kamandag TV. Tanghaling tapat po. Ito po yung oras natin ng pagising natin. Nasanay na rin po yung mga warriors natin na pakainin ko sila ng gantong oras. Hindi na po tayo nakapagpakain sa umaga. Pero dalawang beses pa rin po natin sila pinapakain. So bago magdilim, pinapakain ko rin sila. Ano na yun? Unlimited na po yun. So para makabawi-bawi po sila. So para mga kalapatid, samahan niyo po ako. Tara, may papakita po ako sa inyo ngayon. Meron po tayong papisa at saka meron din tayong bagong kalapate. Kalapids, ito po yung bago nating kalapate. Bigay po sa atin ng pinsan ko kanina ng umaga lang. So ginising niya ako. Meron daw siyang kalapate. So alam niya kasing nag-aalaga ako kaya ito yung binigay niya sa akin. So bali siguro regalo na rin niya kasi special po ngayong araw na to para sa akin kasi nga po kaarawan natin. Nagpapasalamat tayo sa Panginoon at binigyan pa tayo ulit ng panibagong buhay. Siguro yung wish natin ano, matapos na tong problema ng Pilipinas ng buong mundo yung ENCOB. Sana wala na pong mabiktima at sumunod lang po sa gobyerno na walang lalabas. Stay at home lang po. So, yun lang po yung ginagawa natin ngayon. Kaya dito tayo sa loop natin. Dito tayo nagbababad. So, sa gabi, nagbabantay tayo din daan. So, yun lang po yung routine natin sa ngayon. Wala po lahat. Dito lang po talaga tayo sa loop. Tsaka, yan, bantay ng bata. Yun lang po yung ikot lang natin ngayon. So, isang buwan po yung ganyan. So, sanay naman na po tayo dyan. Dati rin po kasi tayong nag-abroad. Bahay-trabaho. So, sa akin, wala na po yan. Ano na po sa akin yan. Immune na po ako dyan. Kasi sanay na po ako dyan. Hindi naman din po tayo palagala. So, yun lang mga kalapatids. Ito po yung binigay sa atin. So, I think, hen po to. Hen. Yan. Yan po yung itsura niya. So, sa bloodline, hindi niya, wala siyang alam sa bloodline. So, ewan. Saan po niya to kinuha? Saan po to galing? Ang importante, binigay niya po daw sa akin. Para sa akin. Ayan po siya. So, yun lang mga kalapatids. Meron pa akong pasisilip sa inyo after ko silang pakainin. So, magpapakain muna tayo and then pakikita ko po sa inyo yung papisa natin. Meron tayong third day yata. Tapos yung isa, first day pa lang. Kahapon kasi palabas pa lang siya. So, hindi ko sure kung nakalabas na ngayon ha. So, tara, pakikita ko po sa inyo. So, yung mga kapatid, yung young birds natin, magana na po sila kumain. So, siguro pwede na natin silang ihiwalay. Lalagay po natin sila dito sa ibaba. Yan, mga young birds natin. Yan. Makikipagsabayan na rin po sila sigurong kumain. Siguro mga, ano pa, 2 days pa. Kasi itong si Batangas Port, kukondisyon na natin to, isasalang ko uli siya. Habang cancel po yung training, yung schedule ng race natin. So, gamitin muna natin si Batangas Port. Lagayin muna natin uli siyang breeder. Kukuha lang pa uli natin siya ng lahi. Gusto ko maparami yung lahi niya para meron po tayong naiwan na lahi niya kung sakasakaling mawala uli siya sa race. Kasi sasabak natin siya sa Mindoro race uli. Babalik natin siya kung saan siya nag-race. So, yun lang mga kalapatids. Update sa inyo sa mga warriors natin ito. Yung mga baby stag natin. So, ayan guys. Dito naman yung young birds natin. At yung tatlo nating hen na isasalang na rin natin. Ayan po yung grizzle. Ayan po yung ipaparis ko kay Batangas Port. Hindi na natin kung napapaitlog pa natin yan. Kasi isang buwan, dalawang buwan natin mahigit yung sinalang. Hindi siya nakapaitlog. Ayan lang po mga kalapatis. So, hintay pa natin na mga ilang days pa. Pabibilugin lang natin. Pero alam mo, bilog na yung katawan nito yun. So, so, dito rin natin sila ilalagay yung bago nating warriors. So, medyo ayus-ayusin lang natin ang konti ito. Kapalan lang natin yung mga nasa baba na yun. Baka makalusot eh. So, yan lang muna sila mga kalapatids. Yan po muna yung update ko sa inyo. So, yan mga kalapatids. Yan po yung may napisana natin. Hindi po natin masilip eh.
Silipin lang natin. Hindi naman magagalit ang mga tayo. Silip lang. So, ayan na po. Ah, malaki na po siya. 3 days na yata ito. I think, 3 days na ito. Ayan. Ayan po yung baby nila. Ayan po yung tatay ni pula natin. Ayan. Si Taiwan. Ayan po yung mga magulang. So, ayan. Susubukan na naman po uli natin yung tatay ni pula. Ayan po siya. So, ito po. Pisa na rin. Meron na rin yan. Andun yung egg nila. Inakay nila. So, antayin pa natin yung isang mapisa kasi kanina lang yan napisa. Ito yung shell. Ito yung shell. Ito nila nilalagay yung shell. Sa ilalim. So, yung first clutch nila, yun yung pong kinain ng dala. Dalawa po yun. So ngayon po, iingatan na po natin to na huwag na makain yung anak nila. So nakakapanghinayang po kasi. Sobrang nakakapanghinayang. Kasi bihira ko lang po ito makuhanan. Hindi ko ito na makuhanan kasi nga namimili po ng pares yan. So hopefully mapalaki na natin na maayos yung magiging anak nila. Ayaw pakita eh. Andun na yung anak nila eh. Teka lang, subukan natin. Ayun po yung baby nila. Ayun. Makikita nyo. Ayun, isa papisahan na rin. Oh. Ayun, oh, may crack na. Palabas na rin yung isa. Ayun. Oh. Palabas na rin. So siguro mamaya lalabas na yan. Ayun lang. Huwag natin pakilaman. Baka magalit pa ulit. Ayun. Oh. Crack na eh. Lalabas na yan. Siguro na ito. So yan lang mga kalapatids. Yung update ko sa inyo. Yung mga baby stag natin nandiyan. So yan po sila. Sobrang dumi na naman po ng kulungan. Linis-linis na naman po tayo mamaya. Isprayan din po natin to mamaya. So sunlocks natin to mga kalapatids. Yan, dumi na eh. Kunti na nga lang sila pero lalakas umipot. So tenga po sila ng ilang linggo na. Wala kang paluplay kasi nga iwas-iwas muna tayo sa encob na yan. So yan po sila mga kalapatids. Tumataba na. Wala nang exercise. Kailangan na nila uling bumalik sa pagpapaluplay. Pero hindi muna siguro sa ngayon. Kasi nga medyo delikado. Kaya dyan muna sila sa kulungan. Tis-tis muna. Ito rin yung isa. Condition uli natin to kasi ayaw magbuga. Hindi ko alam kung ito may problema o yung babae o pareho sila. So masusubukan natin yan kasi paparisan ko rin to. Yung dun sa pinakita ko sa inyo yung tatlo doon, yung blue bar, yun ang isasalpak natin dito. So testing din natin kung bubuga o hindi. Kahit ganun din yung grizzle na isa. So yan po muna mga kalapatids. Update ko po sa inyo mga barrios natin. So yan guys, yung lagi nating breeder. So condition muna natin siya bago natin siya isalang. Medyo maliit eh, payat pa siya. Bukas, ang ito nakakuha. Hindi naman nag-aalaga ng kalapati, nagbigay sa akin ito eh. Ginising ako kaninang umaga. So akala ko ano yung bibigay sa akin, ito lang pala. So yan mga kalapatid, sa update ko lang kayo sa mga warriors natin sa ngayon kung ano lang
nangyayari sa kanila. Oh, huwag maingay, huwag maingay. So, pasensya na kayo sa dalawang bulinggit na to, maingay. So, mga kalapatid, sa shoutout po sa inyo lahat. Ingat po tayo sa COVID na yan. At tuloy lang po ang buhay. Tuloy lang po ang buhay karera. At pasalamat na rin tayo sa may kapal at hindi tayo pinababayaan. So, paano mga kalapatids? Hanggang sa muli. God bless. Masalam.